in this episode of In the Midst of Jojo. Asan na kaya si Jojo? Sabi niya, dito kami magkikita eh. Guys, what's up? This is Jojo Love Survivor. Isang panibagong edisyon na naman ng In the Midst of Jojo. Kasama ko ngayon ang aking homie, ang aking kaibigan, si Mr. Clark Montes ng AutoBuddy. Kamusta Clark? Anong balita yun? Ayos naman. Thank you for having me, Jo. Thank you sa Subaru sa pag-review natin at saka pag-drive. Ano ba ang Subaru Forester para sa'yo? Meron sila sa lineup nila ng mga medyo maliliit na SUV. Nandyan yung crossover nila na XV. And then itong Subaru Forester. Isa to sa mga pinakamalalaki nilang kotse. Okay. Ang maganda dito sa Subaru na to, it applies yung tinatawag nila na AWD or all-wheel drive system. Ano ba yun? Sa mga hindi nakakaalam, paano ba yun? Kasi ako, mangmang ako pagdating sa mga ganyan eh. Yung AWD kasi, actually medyo mahabang diskusyon yan between four-wheel drive and all-wheel drive. Pero sa madalit salita, yung four-wheel drive, pwede mo yung gamitin kapag mag-o-offroad ka. While, yung all-wheel drive naman is a safety feature ng Subaru para sa mga kotseng kagaya nito that is meant to go on the road, not off-road. So, isa lang siya sa mga safety features niya. Alam mo, nakapunta lang ako Japan, Papi Clark eh. Maganda ba dun? Maganda, ang daming Hapon dun. Japan, Hapon bang tinignan mo o Haponesa? Haponesa, mga Haponesa. Alam mo, Papi Clark, yung Japan, napakagandang lugar yan. Kaya yung mga Hapon, matalino yan pagdating sa automobile. Kaya... Yung Japan, dyan nga sa bandang Nueva Ecija, di ba? Hindi, Japan yun. Iba yun. Japan pala yun. Kala ko dun. Ang mga Hapon, kilala talaga sa paggawa ng mga kotse. Automotive. Kaya dun sa magaling. Papi Clark, magbalik tayo sa Subaru. Forester, ano bang napansin mo dito? Toto, actually, muntik na akong bumili nito dati. Ganun ba? Oo, pinag-isipan ko din bilhin to. Kaya lang, noong time na yon, hindi ko kailangan ng ganitong kotse. Mas kailangan ko yung pick-up. Kaya pick-up na lang binili ko. Pero ngayon, so far, dinadrive ko siya. Salamat nga, dinala mo to eh. Ngayon ko lang to na experience i-drive. Ang swabe yung dalin. Kotse-kotse ang dating niya. Pero, meron siyang ride height. Okay. So feeling mo talaga naka-SUV ka pa rin kahit paano. Okay. Tapos ang daming safety features nitong Subaru na 'to. Meron siyang SRS airbag sa harap. SRS. Kumbaga kung mabangga ka niyan, buhay ka pa. Buhay ka dito, mabubuhay ka dito. Hindi ka baka pagbangga mo 'to, mamimit mo na si Lord eh. Hindi naman. Ang mamimit mo lang dito is yung insurance mo. Gastos ka dito pag napagamot. Ang yung SRS airbag niya, hindi lang sa harap, meron din siya dito sa gilid. Itong dinadrive natin is ang tinatawag nila dito is Eyesight. Ano bang ibig sabihin ng Eyesight sa mga viewers natin, hindi nakakaalam dyan? Okay, tinawag siyang Eyesight kasi in-apply ni Subaru yung technology na tinatawag nilang meron silang dalawang stereo camera sa unahan. Okay. Ngayon yung stereo camera na yon, it acts like a sight, eyesight. Para siyang mata ng tao. Nare-recognize niya pag may dumaan na kotse, pag may dumaan na motor, pag may dumaan na bike, and then kusa siyang pepreno kung mababangga mo na yun. Okay, ibig sabihin lang, kamote ka lang pag nabangga mo to. Totoo, kamote ka na talaga. Pero although, hindi natin itatry ha, baka hindi gumana. Pagbayad pa tayo. Napag-usapan yung sensor, Joe. Ang daming sensor ng moto na to. Ano pa bang ang sensor nito? All around yung sensor niya. Kaya malalaman mo kapag kababangga ka na sa likod, medyo close ka na sa unahan, and then kusa siya mag-a-apply ng brake. Sa sobrang daming features ng kotse na to, safety features, mauubusan tayo ng oras pag diniscuss natin. Kumbaga, overall, safe talaga tong Subaru Forester. Totoo, safe na safe siya. Tsaka yung AWD or all-wheel drive technology nila, sila nag-pioneer niyan eh. Ang galing yan. Sa city driving, nakatulad nito, hindi mo naman kakailanganin yung four-wheel drive. So, it's safe for you to have an all-wheel drive vehicle than a four-wheel drive kung hindi ka naman magbubundok. Diba? Kasi ako, totoo lang, mabundok ang tao. Pero, tinastest ko. Ibang bundok yan. Ibang bundok. Meron siya dito sa unahan niya na malaking touchscreen monitor. And then, aside from that, automatic control na yung aircon niya. Climate control. Then, ang dami mong buttons dito sa steering wheel. Meron kang control sa stereo. Meron kang cruise control. Kompleto eh. Wala ka nang hahanapin dito. Ang kulang na lang, pwede mo control asawa mo dyan. Alam mo, Papi Clark? Paps,
gusto kong magkape kasi naantok na ako eh. Basta, tamang-tama, may alam ako dito, medyo ikutan lang natin. Sige, siya. Sige, puntahan natin. Kape tayo dun. Okay. Ano papi, masarap ba yan? Ayos pa, ganda. Recommended. Anong tawag dyan sa binili mo na yan? Ano ba ito? Jerry's... Jersey... Jersey Shore. Jersey Shore. Ang sarap ng kape naman na yun. Buhayan ako eh. Sa missions pa tayong pupuntahan. Saan ba tayo ngayon? Pupunta tayo sa isang kaibigan ko na may bagong parisan. Hoy, saan banda yan? Dito lang, sa Maginhawa lang. Sige, puntahan natin yung sinasabi mo. Tara! Number 3 ko, Hyundai Kona. Hyundai Kona. Maganda kasi, bago sa paningin. Mm-hmm. Tapos feeling ko yung kanyang space eh, sakto-sakto lang sa akin. Number 2 sa akin, syempre, Suzuki Vitara. Suzuki, na-drive ko na rin, Suzuki Vitara. Ganda niyan. Pumunta ko Batangas, kwento ko lang bro ha. Pumunta ko Batangas, drive ko yan. Ang swabe din yan. Swabe, oh. Gustong gusto ko yung kanyang sunroof, syempre. Fan ako ng sunroof eh. Kumbaga gusto mo maaliwalas na... Correct. Ang lakas makaaliwalas sa loob ng cabin. Uh-huh. Eh, lalo na pagka may bata ka, gusto ng mga bata, medyo maliwanag, natatakot sa dilim. So maganda yung Suzuki Vitara. Uh-huh. And ang number 1 ko, surprisingly, etong Subaru Forester. Wala. Alam mo kasi Joe, ngayon ko lang to na drive. Ngayon lang ako nakapasok sa... loob ng Subaru Forester. Iba. Pasalamatan natin ang Subaru Philippines. Shoutout Subaru Philippines. Salamat at pinahiram nyo kay Jojo. Nagtiwala sila sa atin. I-review tong Subaru... Ano ba ito? Subaru Forester. Eyesight. Pero shoutout Subaru Philippines. Ang ganda talaga na itong Subaru Forester. Yung space, saktong-sakto. Dito sa likod, surprisingly, ang luwag ng legroom. Na-surprise pa ako lalo dun sa likod niya yung ganyan trunk. Yung automatic na dipindot. Ibang-iba. Ayan guys, nalaman natin kay Papi Clark ang mga paborito niyang crossover na mga kotse. Ngayon naman, pupuntahan namin yung mga kaibigan namin na may bagong negosyo na parisan. Kumustahin din natin si Papi Johan. Alam mo naman, tagal ko din nakikita yun eh. Pandemic eh. Yeah. Samahan nyo kami, magbabalik kami mamaya sa... Doon tayo sa parisan ni Papi Johan. Sige.
kasama ni si Johan, si Chef Arthur, si Med. Ayan, ano ba itong 2 plus 2, Pops? Ano ba meron dito? Pops, yung 2 plus 2 basically, it means yung sinangag, sabaw, plus the beef stew or yung beef pares. Kaya namin tinawag na 2 plus 2. Itong restaurant. Hindi ito Mac, ha? Di ba? Ang sabi niya, Mac 2 plus 2. So yung beef stew, yun yung beef pares. Ah, okay. Ganun pala yan. It's an all-day breakfast restaurant. Kaming mga silogs, like mga tapsi, long silog, bang silog. Yun. Madami pa. Yep. Ano ba yung specialty dito, Pak? Sino binabalik-balikan ng mga tao? With our kitchen, si Chef Arthur naman. Okay. We have beef pares, typical na pares, not yung sa mga kanto-kanto, yung original na pares. We also have sisig, Kapampangan style na sisig. It's actually rice cooked. Nilaga namin, ihaw namin, then sinisling namin. Okay. Isa pang specialty namin, since we also already have beef pares, we have beef mami. Ano yun? Yung kumbaga yung ginagamit namin sa mami, yung beef pares na rin yung nato. And then, ano pa ba? Yung, we have Angus beef tapa. So we serve top silog, we have long silog. Tapos marami pang ibang mga, mga choices. Okay. Saan ba ito matatagpuan ito, Pops, yung 2 plus 2? Kasi maraming tao yung tatanong sa atin, paano ba pumunta dito? Mel? Yes, we're located at 9 Malumanen Street, QC. Nasa loob siya ng My Mama Said Barbershop. And we are open from 11 a.m. till 10 p.m. Daily. Monday to Sunday. Open. Kahit training. Anong oras? Yes. Umulan, tumaraw, bukas to. Ayan, Pops, invite natin yung mga viewers natin para sa resto. Paano nila i-follow yung Instagram, yung social media niyo? Yes, please do follow us at 2 plus 2 on Instagram and on Facebook. Again, we're open daily from 11 a.m. until 10 p.m. Mondays through Sundays. Punta po kayo dito, enjoy nyo po yung food. And from what I hear, yung beef pares po namin is probably one of the best, sabi nila. Yun, the best talaga. Natikman ko kanina. Walang halong... Hindi po sa pag-iabang. Walang halong biro, ah. Sabi mo, bro. IMHO, may honest opinion. Ang ganda. Sarap. Masarap. Natikman mo. Natikman ko na. Walang halong biro. Masarap. Good job sa inyo, guys. How about yung sisig? Sisig, masarap yung... Bella Chow. Masarap din. Sige. Guys, come here. Try our food. 2 plus 2, 9 Malumanay, Sikatuna, QC. Yes, ma-enjoy nyo yung alfresco dining namin. Open air po siya. One-stop shop. We have a barbershop, car wash, and restaurant. Lahat nandito na lahat. Nandito na lahat. Ayan! Ito, 2 plus 2. Thank you. Thank you, guys. Thank you, bro. Ayan, guys. Natapos na lang ang panibagong episode ng In the Midst of Jojo. Kasama pa rin si Papi Clark Montes na the AutoBuddy. Ayan. Clark, anong sasabi mo, Paps? And the best. Ang dami natin pinundahan. Pero gusto ko yung mga pinundahan natin. Nabusog ako, Joe. Thank you. Isang napakagandang araw. Napagpalang araw sa ating lahat to. At saka rin, higit sa lahat, Subaru Forester. Salamat, Subaru at Philippines. Yan. Salamat sa pagpapahiram nyo kay Jojo na itong Forester. Yeah. The best. Abangan nyo kami sa aming channel. At saka ipalo nyo lang si Clark sa AutoBuddy. Yep, AutoBuddy. The AutoBuddy Ph sa Instagram. AutoBuddy Ph sa Facebook. And then sa YouTube channel natin, The AutoBuddy Ph. Yan. Follow nyo rin ako sa In the Midst of Jojo. At saka follow rin nyo ako sa Instagram, LoveSurvivor, Twitter, _LoveSurvivor. At ipalo nyo ako sa Facebook, Jojo Love Survivor, at saka i-follow nyo ako sa mga puso ninyo. Yun, ha? Sa Abante Radio, between you and Jojo, and then sa morning show ng news, sa unang putok ng mga balita, sa Abante Radio pa rin tayo. Yun. So abangan nyo din yung mga susunod naming review. Sana magkaroon pa ng mga madami pang i-review yung sasakyan. Yan. I'm sure madami pa yan. Hanggang sa muli, ito si Jojo Love Survivor. And AutoBuddy. Bye! Bye-bye, guys! Bye!